At dahil nga sa naudlod ang plano ni Patricia kung saan lalagyan nga niya ng una nitong si Lilith habang ito'y natutulog. Nagising nga itong si Lilith kung kaya't hindi niya ito nagawa. Nakauwing ligtas itong si Lilith. Ngunit nakuha ni Patricia ang tiwala nitong si Lilith dahil sa walang nangyari sa kanyang masama. Ngunit hindi pa rin tapos si Patricia, hindi ito titigil hanggat hindi niya matapos ang kanyang plano kay Lilith. Sa kabilang banda, nakauwi nga siya sa kanyang bahay. Ligtas ito. Maya-maya pa nga ay biglang darating itong si Tinang Ses kung saan hahawakan nga siya kung saang-saang parte ng katawan. Nag-aalala siya. Sinabi niya agad kay Lilith kung okay lang ba siya, kung may ginawa bang hindi maganda itong si Patricia ay dapat sabihin na niya agad-agad. Agad namang sumagot ito ang si Lilith at sinabi niya agad sa kanyang Tinang Ses na huwag siyang magpanik at huwag masyadong mag-alala. Ikalma ang kanyang sarili sapagkat maayos ang naging pakikitungo nito si Patricia. Katunayan ay noon lang niya na feel ang kanyang kahalagahan dun sa pamilya ng mga ingano. Sinabi niya na sa katunayan ay sinabi nga nitong si Lilith na labis siyang nag-enjoy nung gabi nakasama nga ang pamilya ng mga ingano. Pakiramdam niya, special siya kung ituring na nga nitong si Patricia. Tingin niya ay nagbago na nga ito ng tuluyan. Ngunit ang hindi niya alam, palabas lamang yun nitong si Patricia. Kinuha niya talaga ang loob nitong si Lilith nang sa ganun, may isagawa niya ang kanyang mga sumusunod na hakbang. Malay nga itong si Lilith na nanganganib ang kanyang buhay sa mga sumusunod na mga araw. Samantalang itong si Tinang Ses ay instead na matuwa, ay ba ang kanyang nararamdaman? Nag-aalala siya sa magiging kalagayan niya ngayon na naging mabait na nga sa paningin nga nitong si Lilith itong si Patricia. Maaaring mano na magbago ang isip nitong si Lilith at iwanan na nga siya. Ngunit napansin na ni Lilith ang kakaibang kinikilos nga nitong si Tinang Ses niya. Alam nun niya at dati na kasi niyang nakikita yun nung mga time na nagkaayos din sila nitong si Meredith. Takot siya na iwanan ng tuluyan itong si Lilith at makalimutan na nga siya. Ngunit sinabi ni Lilith sa kanya na kailanman hindi magbabago ang kanyang pagmamahal sa kanyang Tinang Ses. Itinuring niya kasi ito na parang tunay na ina kaya kailanman mananatili ang kanyang pagmamahal dito kahit na magkaayos siya ni na Patricia at ang pamilya ng mga ingano. Sa kabilang banda, mapapansin naman itong si Lilith ang kakaibang pinaglalalaanan ng oras ngayon itong si Court kung saan ang pag-streaming. Nagawa kasi siya ng studio at kaya-aya itong tingnan. Kung kaya natanong niya kung anong meron dahil tala ang dating nabubuli ay tala talagang seryoso na ngayon sa kanyang career at buhay. Ang hindi nga alam nitong si Lilith ay inspired na inspired nga itong si Court sapagkat nagsisimula na nga siyang makaramdam ng special na pagmamahal dito kay Lilith. Kung kaya't ginagawa niya ang lahat-lahat ng yun nang sa ganun, mabigyan siya ng halaga at pansin itong si Lilith. Dahil inuudulo niya, humahanga din siya sa napakagaling na itong si Lilith. At umaasa siyang balang araw ay mapansin siya nitong si Lilith. Hindi alam nitong si Lilith ang tunay na nararamdaman nitong si Court dahil hindi niya ito sinabi. Sa kabilang banda, hindi lang pala itong si Lilith ang kukulay ang kanyang buhay, maging itong si Era. Mapansin kasi natin na itong si Era ay laging lango sa alak at uuwi laging late at naglalasing. Kung kaya't binubuhas niya ang oras niya sa pagpapakalasing dahil nga sa hindi niya agad makakalimutan ang pangyayari tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, nagdadalamhati pa rin siya. Samantalang itong si Attorney Renan ay patuloy siyang sinusundan at naiinis na nga siya sa presensya nitong si Renan dahil maging sa club ay sinusundan niya itong si Era. Nag-aalala ng gusto itong si Renan. Bukod kasi sa kanilang naging kaugnayan ay nagsisimula na rin umiibig na itong si Ronan dito kay Era at magulit na lamang siya sa kanyang kalasingan ay bigla na lamang siya hahalikan nga nitong si Ronan.